Okay, at ang ating pag-aral nito ay yung unang bahagi natin ng pag-aral dito sa Riinga. Behold, no? I have set you this day cursing and blessing, no? Blessing and cursing. Blessing if you obey my commandments. But curse if you disobey my commandments. Yan, mababasa din sa chapter 11 yan, verse 26 at 27 at hanggang sa verse 32, yung chapter 11. At ito po ay idideklara itong cursing and blessing on the two mountains, that is Mount Gerizim and Mount Ebal. Blessing will be pronounced on Mount Gerizim and curse upon Mount Ebal. At ito ay ipopronounce when they cross over the river of Jordan. Okay? So, mayroon pong ano, mayroon pong blessing at mayroong curses. Ito po yung ating pinag-aralan last parsha doon sa parsha Ikib na ang covenant ng Panginoong Hashem ay conditional. Okay? Mayroon pong kondisyon. Okay? Mayroong kondisyon ang covenant ng Panginoong Hashem. At ito nga, dito ay sinusugan dito sa parsha Rie na mayroon pong cursing and may blessing. And ito ay dependent upon the action of the Jews, this Israelite, that if they will obey the commandments stipulated in the covenant of Hashem, then there will be a blessing. But if they will disobey, okay, doon sa mga commandments, ay magkakaroon po ng curses. Okay? At doon sa mga commandment, ilan doon sa mga commandments na pag-aaralan natin ay dito sa chapter 12 na nakafocus muli doon sa dineklara uli or iniutos muli yung laban sa idolatry. So, ano nga ang ibig sabihin ng idolatry? Actually, binanggit na ito doon sa Parsha Ikeb, doon sa chapter 7. How they will treat idolatry when they come into the promised land. Okay. Diba, ang utos ay sirain, wasakin, sunugin yung mga items ng images ng kanilang mga idols. So, ano ang yung idolatry, no? Ang idolatry ay yung ginagawa ng isang tao na gagawin niya o i-deify niya, gagawin niyang Diyos yung hindi naman Diyos. I-attribute sa isang bagay, sa isang larawan, sa isang figura o sa isang nilalang yung mga bagay na nauukol para sa lumalang, sa nabubukod tanging Diyos na may lalang. So yan ang ibig sabihin ng idolatry. Ginagawang Diyos yung hindi Diyos. And in addition to that, ay gagawa sila ng representation ng kanilang dinodiyos. Gagawa sila ng larawan or imahen para nila sa kanilang para gawin sa kanilang serbisyo na pagsamba doon sa kanilang diyos-diyosan. So this was sa chapter 12 no? Ay verse 3 no ay in-stipulate uli ni the prophet Moshe yung how they will treat idolatry pagdating doon sa promised land when they cross over Jordan River. And ye shall overthrow their altars, okay, and break their pillars, and burn their groves with fire. And you shall hew down the graven images of their gods, and destroy the names of them out of that place. Okay? So, ano ibig sabihin nito, no? So, ibig sabihin, ito ay totally obliterate. Okay? Pati yung pangalan, no?
yung pangalan nito, yung destroy the names of them out of the place. Wasakin yung pangalan. Ibig sabihin, i-uproot ito, no? Yung hindi na maalala. Hindi na maalala. So, ibig sabihin, ang gagawin doon, lahat ng, kaya nga, yung altars, yung groves, yung pillars, yung place nito, i-obliterate. Okay? At yung pangalan nito, no? Ibig sabihin, yung identity ng idols ay talagang i-obliterate dahil upang hindi ito maalala. Okay? Talagang buburahin sa alaala o sa paningin o sa pananaw ng mga Israelita para hindi sila ma-entice, hindi sila matukso ng idolatry or pagsamba sa Diyos, Diyosan. So, shalom po at iyan po ay isa sa mga aral po dito sa Parsha Re'eh. Okay. So, once na sila ay mag-circumvent or once na sila ay magkaroon ng infringement, paglabag, dito sa mga bagay nito ay may kaukulang consequence. At na-set na nga yan doon sa chapter 11 verse 26 until verse 32. Okay. So, in addition to that, sa idolatry, okay, ay mayroon pong tawag ito, warning, okay, dito sa chapter 13. Okay. Para doon sa mag-i-entice na mga kapatid nila, okay, kapwa Hudyo, na mag-i-entice sa kanila na sumamba sa tawag ito, sa mga kapatid nila na sumamba doon sa Diyos na hindi kilala ng kanilang mga magulang, na hindi tinuro ng kanilang mga magulang. At ako'y magbabasa sa inyo nito for the sake na dito tayo magbibigay uli ng diin. Okay? So if there arises among you a prophet or a dreamer of dreams and gives you this a sign or a wonder, and the sign or the wonder come to pass whereof he spake unto you, saying, let us go other gods which you hast not known, and let us serve them, then you shall not hearken unto the words of that prophet or that dreamer of dreams. For Hashem, your Elohim, proves you to know whether you love Hashem, your Elohim, with all your heart and with all your soul. You shall walk after Hashem, your Elohim, and fear Him, and keep His commandments, and obey His voice. And you shall serve Him and cleave unto Him. And that prophet who, or that dreamer of dreams, shall be put to death, because he had spoken to turn you away from Hashem your Elohim, which brought you out of the land of Egypt and redeemed you out of the house of bondage, to thrust you out of the way which Hashem your Elohim commanded you to walk in. So shall you put the evil away from the midst of you. If your brother, the son of your mother, or the son of your daughter, or the wife of thy bosom, or thy friend which is in your own soul entice you secretly, saying, let us go and serve other gods which you has not known, you or your fathers, namely of the gods of the people which are round about you, nigh unto you or far from you, from the one end of the earth even unto the other end of the earth, you shall not consent unto him, nor hearken unto him, neither shall your eye pity him. Neither shall you spare, neither shall you conceal him, but you shall kill him. Thine hand shall be first upon him to put him to death, and afterwards the hands of all the people. And you shall stone him with stones that he die, because he had sought to thrust you away from Hashem your Elohim, which brought you out of the land of Egypt from the house of bondage. And all Israel shall hear and fear, and shall go no more any such wickedness as this is among you. Okay? So this is a stern warning against the Jews. Okay?
Okay? Na sila, tinuruan sila na matuto, manalig, sumunod, sumamba, maglingkod sa isang Diyos. At ito yung Diyos ni Amang Abraham, Diyos ni Amang Isaac, at Diyos ni Amang Jacob. At ito yung Diyos na ito ay nagpakilala at nakipagtipan sa mga Israelita sa panahon doon sa ilang sa bundok ng Sinai sa pamagitan ni Propetang Moshe. Okay. At siya nagpakilala doon sa Exodus chapter 3. At ang kanyang pangalan ay hindi pangalan ng Diyos ng Kristyanismo. Ang kanyang pangalan ay iba. Ang kanyang pangalan ay nadoon sa likod ng capitalized LORD. Okay? Yung YHWH sa transliterated na sa English. Pero sa Greek transliteration ito ay IAUE. Transliteration sa Greek. So, ibig sabihin, mayroon siyang pangalan. At ito yung pangalan ito, yung pagkakakilanlan ng Diyos na ito, ay alam ng mga Israelita magmula pa noon. At ito ay isinalin sa mga salit-saling lahi ng mga Israelita. At ito'y nalaman nila. Kaya nga, may warning sa kanila na kung ang inyong kapatid, okay, o kahit pa ang may lumitaw na propeta or yung mga nananaginip na naggagawa ng mga milagro at himala at nagsabi sa kanila na sumamba sa ibang Diyos na hindi ninyo kilala, hindi kilala ng inyong magulang, ay huwag ninyo silang paniwalaan. Okay? So maraming ito'y warning, no? Maraming nangangaral sa ngayon na ipinapalagay yung mga himala higit sa kaalaman. Okay. Itong kaalamang ito ay isinalin sa mga lahi ng mga Israelita. Itong kaalaman or wisdom about God, the true God. But nowadays, ay marami ang nararahuyo doon sa pagpapakilala na ito, naghimala na Diyos ito. Itong Diyos na ito ay maraming himala. Itong Diyos na ito. Pero hindi man siya yung Diyos na pinakalala o kilala ni Amang Abraham, ni Isaac at ni Jacob at ni Prophet Moses. Okay. Kaya sabi ni Prophet Moses, kahit pa magkatotoo yung kanyang sinabi o kahit pa mayroon siyang ginawang himala, ay huwag ninyo siyang paniniwalaan kung hindi yan yung Diyos na itinuro at nalaman ng inyong mga magulang. Okay? So meaning to say, reason is above miracles. Kinakayang mangibabaw yung rason, yung knowledge over yung faith. Kaya mayroon nga ding warning kahit hindi propeta. Yung mga kapatid nila, mga kakilala nila na nagsabi na ng sekreto, no? Nagpasekreto na halika at tayo ay sasamba sa ibang Diyos. Okay. Nang inganyo. Okay. Ganyan ang nangyayari ngayon. Mula pa nang nakalipas na 2,000 years. Na yung mga Israelita ay iniinganyo na sumamba doon sa hindi Diyos na ipinakilala o hindi kilala ni Amang Abraham. Okay. Maraming ganyan ngayon. Okay. Na gustong i-convert yung mga Hudyo sa idolatry. Okay. Nahuhumaling sila, para sa kanila ay napakalaking accomplishment na madaya nila yung mga Israelita. So dito ay winawarningan tayo na huwag tayong sasamba sa alinmang Diyos. Na nagpapakilala o ipinapakilala na sila daw ay naghihimala na Diyos. O hindi naman yan yung Diyos
na kilala dito sa Old Testament. Okay? So, ang ibig pong sabihin ay ito po ay dapat malaman po natin. Dapat pong alamin natin ang kaibahan ng Diyos na nagpakilala kay Amang Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, at kay Propeta Moshe, at sa mga propeta. Pag hindi ganon ang pagkakakilala na ipakikilala ng Diyos sa atin, ay reject yan. Okay. Ibig sabihin, hindi yan kapanipaniwala, no? Ibig sabihin, peke yan, no? At kung gagawin nga yan ang mga Israelita, ng kapwa Israelita, sa kanilang kapwa, ang parusa ay kamatayan. Kamatayan ang parusa. Okay. So, mahigpit po na itinuturo yung babala laban sa idolatriya. Okay. At sa naganap po ng napakaraming taon, 2,000 taon, 2,000 milenya, eh ang mundong ito ay nalugmok dyan sa ganyang kasalanan. Okay? Nalugmok sa ganyang kasalanan na idolatriya. Okay. At shalom shalom po sa bawat isa. At isang pag-aaral muli itong ating nalaman dito sa Parsha Re'eh. One of the lessons that we learned from this Parsha ay yung warning against idolatry.